welcome back again to my YouTube channel, and for today's vlog, nako, panibagong loan application po ito at bagong-bago po ito. Kaya if ever man na makita nyo to sa screen nyo, nako, huwag nyo munang i-install hanggat hindi nyo pa po alam kung anong meron dun sa application na yun. Ang pangalan po ng loan application na to na bago na nakita ko is si Easy Pera. So malapit na siyang maging si Easy Peso, no? So Easy Pera po ito, guys. Ang maximum loan naman po dito is 60,000 pesos. As of now, meron pa lang siyang 442 reviews. So hindi ko alam kung legit itong loan application na to, kasi under siya, guys, ng Somerset Lending Incorporation daw. Hindi ko rin alam, guys, kung ito ay nagpalit lamang ng pangalan o talagang bagong loan application. Kasi ngayon, guys, meron na siyang 442 ratings eh. Pero hindi ko to nakita kahapon. Ngayon lang siya nag-exist. At ngayon, 442 reviews na agad yung meron siya. Nakakapagtaka, ganun kabilis. So dito, guys, papakita ko mamaya sa inyo yung screen recording ko ng pag-loan ko dito kay Easy Pera. So ngayon, guys, i-announce ko muna yung ating 5 lucky winners for this week. So ngayon ay Monday, kaya ngayon po yung announcement. At yan, naka-flash na po sa ating screen yung 5 lucky winners natin. Huwag kang malungkot kung wala dyan yung pangalan mo, kasi next Monday, baka ikaw na yung susunod. Kaya stay tuned, stay connected. And for those sa hindi pa po dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, kaya click the subscribe button, i-like itong video na to, at mag-iwan na kayo ng comment dyan sa comment section, kasi malapit na rin po yung last Monday at may isang mananalo ng ating pa-cellphone giveaway. Yun, guys, is kapag ayaw mo ng cellphone, pwede mo pong i-convert into cash. Ayan. So ngayon, guys, pag-uusapan na natin itong bagong loan application na si Easy Pera bago nyo pa siya i-install at ma-applyan. So if you're interested, keep on watching. So disclaimer, no, hindi po tayo agent or promoter nitong si Easy Pera or kung ano mang name niya before. So dito, guys, sinisilip lang po natin siya. At dito, aalamin natin kung magkano yung pwede niyang ipa-loan, lalo't first timer po tayo na magta-try dito sa kanyang application. So dito, guys, sa vlog natin, ma-aware kayo kung anong meron dito, and kayo na lang din talaga yung magde-decide kung i-install nyo pa rin siya or i-ignore tong loan application na to. So guys, ipapakita ko na sa inyo yung screen recording ko ng pag-loan dito kay Easy Pera. So dito, guys, siya po ay available lamang sa mga iOS phone. Hindi po to available para sa mga Android user. No? So dito, guys, magla-login kayo using your active mobile number, at nakalagay dito, guys, na siya ay simple, fast, and secure daw. Ayan, 60,000 nga ang maximum limit dito, na meron siyang 91 to 365 days na loan term. So halos isang taon daw yung loan term dito. Pero wag ka pong papakagat sa ganyang ads, kasi kalimitan 7 days lang yan. So click ko yung apply, guys, and ito, nakalagay dito yung mga fi-fill upan mo if ever na makapag-try ka nito. Like, ito yung una, yung ID information. Ito po yung mga ID na pwede dito, guys, no? Naka-flash na po sa ating screen. If ever man hindi available yung ID na yan sa'yo, is hindi ka po makakapag-proceed dito. So, after mo mailagay yung ID mo, mapicturan yung ID mo, fi-fill upan mo tong basic information, employment information, hindi naman kailangan na payslip dito, guys. Contact information po, tatlo lang pong number yung kanilang hinihingi dito. Pero, ingat ka pa rin kung sino yung ilalagay mong tatlo, kasi maaari po nila yung tawagan or i-text. Ano? So, dito naman po sa next step, which is itong receiving account, kung saan mo pwedeng ma-receive yung maloloan mo dito. Pwede po sa e-wallet or bank. Kapag wala ka pong bank, pwede dito sa GCash, Paymaya, GrabPay, Coins, Shopee, and OmniPay. Yan po yung mga option nila dito. So sa akin, GCash po yung pinili ko. And after nun, guys, eto na. Sa wakas, malalaman na rin natin kung magkano. 60,000, hindi po 60,000. So dito, guys, ang pina-approve niya po na loan amount sa akin is 2,000. Hindi ibig sabihin na 2,000 rin sa lahat ng mag-a-apply dito kay Easy Pera ang pwedeng ma-approve sa inyo. So dito, guys, papakita ko lang sa 2,000 kung magkano yung pwede mong ma-receive at kung ano-ano yung mga ibabawas. So dito, guys, good news, kasi wala siyang interest. Pero bumawi po siya sa service fee na 800 pesos. And dito nakalagay na 121 daw yung loan term, pero need mo na mag-first repayment sa September 9, 2024. What? Which is ngayon po ako nag-apply September 2, 7 days lang to. And sa September 9,
online, ang babayaran mo nga po is 1,980 pesos. O diba? E di, parang lumabas na rin talaga na 7 days lang tong application na to. Dito guys, walang nakalagay kung magkano yung disbursal amount or yung marireceive mo. Pero, expect mo na yan na ibabawas yung service fee dun sa principal amount, which is 1-2 na lang yung pwede mong ma-receive if ever man estimated yun. Kung hindi man, idadagdag doon sa total repayment. Pero hindi naman sinabi na idinagdag. Hindi naman nakalagay na idinagdag, no? Kaya ibabawas po yun doon sa 2,000 pesos. 1-2 na lang yung marireceive mo dito kay Easy Pera. So yan ha, kapag nag-loan ka dito at 2,000 yung napa-approve, yan yung pwedeng loan details mo. Sabi ko nga dito, depende pa rin yan kung magkano yung mai-approve sa'yo. Pwede mas malaki pa dyan yung pwedeng ma-approve sa iyo. Yan lang yung meron dito. Kaya if ever man na makita nyo to sa screen nyo, sa news feed nyo sa Facebook, nako, pag-isipan nyo mabuti bago kayo mag-try dito. Kasi nga, eto, 2,000, tapos 800 yung service charge. After 7 days, magbabayad ka na. Napakalaking service charge yung ibinawas talaga. Kaya, think twice, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na magbasa na rin kayo ng mga reviews bago kayo mag-try sa isang loan application. So, yan lang yung vlog natin for today. Sana nagkaroon kayo ng konting idea and awareness na rin sa application na to na bago nga, no? Sa iOS phone. So, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly click the subscribe button. I-on nyo na rin po yung notification bell para updated ka sa gantong usapan, lalong-lalo na sa mga bagong naglalabasan ngayon na loan application. So, bye-bye na muna for now, guys! See you on my next vlog!